Ang sarap, grabe mga langga. Kayang-kaya ng lutuin ni Daddy Arabo ang ating pagkaing Pinoy. Lutong Pinoy, yakang-yaka na ni Daddy. Wow. Of course, with my guidance. Kaya na niyang pagsabayin. Biruin mo, nag-crave ako ng munggo. Nag-crave ako ng sinigang. Ay, pinagsama ba naman, oh? Diba, may utak? Kagawi pa lang mga langga, binabad ko na yung munggo natin. Of course, kailangang ibabad natin yan para kinabukasan, madali na nating ilaga. Nilabas ko na rin ang kaninang baka para ma-defrost na rin. Mga langga, ito yung kunting pasilip ng view ng Bahrain during night time. Nagwo-walking po kami niyan. Ang ganda, diba? Kakaiba ang ganda ng gabi kumpara sa daytime. Kinabukasan, maagang gumayak si Daddy. Piniprepare na niya ang lahat ng Ricardo's. May mga patatas, may kamatis, sibuyas, luya, sili, bell pepper, at kung ano-ano pang gusto niyang ihalo. Yung typical na pangsinigang talaga. May ano tayo dito, parsley or cilantro pala, hindi pala parsley. Minsan nalilito ako sa dalawang yan. By the way, una niyang ginawa ay sinangag niya muna ang sibuyas ng walang mantika para daw lumabas yung aroma. Unax, may sarili din siyang kaartihan. Pagkatapos, nilagyan niya ng konting sesame oil. Konting-konti lang talaga. Tapos sinunod niya ang sili. Muntik ko na siyang sawayin pero pinabayaan ko na lang kasi baka mag-walk out. Naku, ang importante maglasa talaga itong sinigang kasi may sarili talaga siyang ritual sa pagluluto. Kaya, hinayaan ko na lang siya. Ang importante, pareho lang naman ang kinalabasan. May ritual lang talaga siya sa mga Ricardos kung paano ito sasangkutsain. Pagkatapos magisa ang ating mga spices, sinunod na rin niyang isote. O, diba? Ang ating karne. Pagkatapos, nilagyan ng konting tubig daw muna. Naglagay din siya ng paminta, naglagay ng konting asin, at maraming halo-halo. Kuluin lang muna natin para at the same time, ma-adjust natin yung lasa para mamaya sa final, kunting adjustment na lang. At marami ng tubig kasi ipipressure na natin ang ating mga lulutuin. Sinabay na rin natin ang munggo, patatas. Gusto niya maglagay daw ng asin kasi natabangan siya. So, dinagdagan ng asin. Dito natatawa ako dahil malaki yung kamay niya. Nahirapan siya sa pagdukot ng asin. Tawang-tawa talaga ako at nagkukyutan ako habang pinapanood ko ang kanyang mga ginagawa, no? And tanong siya ng tanong, tapos muntik na siyang mag-walk out kasi tawa ako ng tawa. By the way, pinipressure cook na natin ng 30 minutes. Mga langga, si Arabo, habang nagluluto or while nasa kusina siya, ayaw niya ng maraming hugasin mga kalat kaya panay ang hugas niya. At pastime niya while waiting sa pinapalambot, naglalaro muna siya ng football. At tuwang-tuwa siya, nagmamayabang pa, nanalo. In fairness naman kasi goalkeeper po yung asawa ko kung hindi nyo na itanong. Kung na siya maglungkat o ba? Right. Jasmine Rice. Diba? Kung na siya maglungkat. Daddy, how many times you wash it? 3, 4, 5, 6. How? 3, 4, 5, 6 seconds. Until be clean daw, diba? Kapila na lang. Ikalima na ba siguro ni? Mamuti dyan yung bugasa ba? Pinakos ha. Ituluan ako siya, kahit di na siya kabalumag ka, nagitang magsukod-sukod, pinagi sa tudlo. Ako ganit, di mga ligoan, perfect. Ituluan ako siya para sa yun. Kung pila ka sukod ang hugas, mukod ang tubig. O, di ba, mas sa yun. Kay mas safe kaysa tudlo-tudlo. Alam nyo ba mga langga, hindi talaga marunong magtrabaho si Arabo sa mga gawaing bahay dahil nga tradisyon at kaugalian na talaga nila ang mga lalaki, money maker lang talaga yan at parang yung hari-harian sa pagdating sa bahay. So, dumating ako sa buhay niya, oh nuts! Tinuruan ko siya kasi, ang iniisip ko kasi, pag hindi ko siya tinuturuan, paano na kung magkasakit ako kagaya ngayon? Kaya kailangan talaga marunong siya sa mga gawaing bahay para may division of work. Hindi lang pera-pera dahil kung pera ang pag-usapan ay kaya ko rin kumita ng pera mga Jay. Kaya nga ako nakarating dito, diba? Anyway, pagkatapos nating palambutin, ina-add na niya mga vegetable, cabbage, bell pepper, nag-add na rin ng konting paminta, asin at tinakpan para maluto yung mga gulay natin. Pagkatapos
Tapos maluto yung gulay natin, huwag nating i-overcook ha. Naglagay na siya ng sinigang mix. May pagtatalo pang nangyayari niyan dahil ang drawing ay seafoods die. Ayaw niyang kumain ng seafoods, baka magkalasa daw ng seafoods. Sabi ko sa kanya, manalig ka lang, maniwala ka lang sa akin, 'di ba? You trust me, oh, 'di ba? Kailangan talaga ang tiwala mga Zai. Nagtiwala naman siya, nadaan ko naman sa pakiusap, yun, tinikman niya ng tinikman, wala daw lasa at masarap. Lastly, naglagay siya ng cilantro. Yun ang pang-finale natin. Dahil kung meron kayong, dahil kung meron ditong tanglad or meron ditong iba pang, alam niyo yung fresh na basil na mabango-mabango talaga, meron naman dito pero walang amoy. Yun dapat para masarap. At wala, hindi ko ini-expect talaga na ganito ang kinalabasan na mas masarap pa sa luto ko, in fairness. Bago ka mag-next video, huwag makalimutang mag-subscribe mga langga. I-subscribe mo na yan. Like and share sa ating video. Maraming salamat!